Hi guys, this is Judith and welcome to my channel. So for this video, ang i-review ko naman ay LA Girl Foundation. So ayun, ito yung look na nagawa ko using that foundation. Syempre yung mga ibang products din ng LA Girl. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko nagawa tong look na to, please keep on watching. Una kong gagawin, syempre dapat malinis na yung face mo, tapos lagyan mo ng moisturizer, ganyan. So ako na nilinis ko na siya ng toner, tsaka nakapag-wash na ako ng face. So yung gagamitin ko ngayong moisturizer is this. Actually, serum siya. This Target Pro Hydrating Serum. Sa Watson's ko siya nabili. So, ayun. Pwede rin naman na moisturizer or serum yung gamitin mo. Nasa sa'yo naman yun. Basta as long as ma-hydrate lang yung face mo. Ayun, ito, dropper siya. Pero medyo sira yung dropper eh. Kasi parang hindi siya, basta hindi siya naka-absorb ng product. Kaya yung ginagawa ko ganyan, directly na lang sa face. Tapos spread ko lang siya using my hands. Maganda tong serum na to kasi nahahydrate na talaga yung face ko. Kasi nagamit ko to one time nung nagpipil yung face ko. Tapos, okay naman. Okay naman siya. Na-hydrate niya. Tapos parang ilang araw lang yung ilang araw ko lang siya ginamit. Tapos nawala na yung peeling ng face ko. Next na gagamitin ko, pagkatuyo na yung serum or moisturizer, mag-apply ka na ng primer. So, I'll be using this LA Girl Pro Prep HD Smoothing Face Primer. I think this is 200 pesos, hindi ko alam. So, affordable naman siya kasi matagal din maubos. Gel type siya. Ginagawa ko, dun ko lang nilalagay sa area na oily. Kasi dun madalas na nagra-rub off agad yung makeup. Kaya yun yung nilalagyan ko. By the way guys, yung skin type ko is oily combination. Oily ako sa T-zone, tapos dito sa cheek area, dry. So yun guys, pagtuyo na yung primer, apply ka na ng foundation. So ito, yung gagamitin kong foundation, yung LA Girl Pro Girl HD Longwear Illuminating Foundation. I'm in the shade Fair. Meron din ako ditong isa pang shade, yung white. Ito, ginagamit ko lang pag meron akong foundation na sakto lang sa akin. Tapos pag sobra nag-oxidize, syempre nagda-darken siya. Ito, nilalagay ko to para medyo mas lighter sa akin yung foundation. So, ang gagawin ko is maglalagay lang ako dito sa half ng face. Ayoko na nilalagay agad sa buong face kasi baka mag-set agad yung foundation and mahirapan ako mag-blend. So, ganyan lang. Dab-dab ko lang siyang nilalagay. Hindi ko siya nirarab na ganyan. Sa kabila. Ginagawa ko minsan yung mga excess na foundation dito sa beauty blender or yung sa face ko, nilalagyan ko na rin sa nose. Hindi ko masyadong nilalagyan ng foundation yung nose kasi nagkikiki siya minsan eh. Ayan, tapos ito. So sa akin, I think okay na yung one pump lang. Hindi siya mahirap i-blend. Madali lang siyang i-blend. Hindi ko lang sure kung pag ginamitan ng brush, kung okay lang din siya. Pero for beauty blender, okay naman. Tapos yan, i-blend mo lang. Itong foundation na pala nito, ang claims niya is, yun daw, medium to full coverage. Agree naman ako na medium coverage siya. Pero I think pwede rin na full coverage. Buildable naman to. Pero ngayon ayoko lang na dagdagan pa siya. Parang gusto ko lang na medyo simple look ko lang. Ayan, tapos ang sabi niya dito, smooth, long wearing, flawless looking foundation din daw ito.
So far, flawless naman na sa face. And hindi ko lang sure kung long wearing kasi hindi ko naman siya i-wear test na yun eh. Ayan. As you can see guys, medium coverage lang siya. Kasi yung pimple ko dito at yung ibang blemishes ko hindi ganong natakpan. Though medyo nag-fade pero hindi naman siya ganong natakpan. Pero okay lang sa akin yun kasi magko-concealer pa naman ako. Guys, pag na-blend nyo na ng maayos, lagay na tayo ng concealer. So, I'll use this LA Girl Pro Conceal HD Concealer in the shade Nude. Ginagawa ko, mag-apply lang ako dito sa under eye, pa-V, para highlighted yung dito mo sa under eyes. Tsaka parang para ma-brighten up yung under eye mo. Tapos dito rin sa forehead and here sa chin ito kasi may dry patch ako ngayon dito, so blend ko lang ulit siya using this beauty blender. Alam nyo guys, maganda tong concealer na to kasi parang, alam mo yun, tingnan nyo, yung difference. Nababrighten up niya yung eyes ko. Pag ka nag-up, nagbe-blend kayo guys, dub-dub nyo lang, huwag nyo i-rub para hindi maalis yung foundation dun sa pwesto niya. Pwesto? Yung foundation, hindi naman siyang sobrang malagkit. May konting lagkit pag ginaganon mo yung hands mo. Medyo dumidikit siya. Pero hindi naman siya yung ibang foundation na parang malagkit sa feeling. At saka lightweight lang siya. Hindi siya yung alam mo na may foundation kang suot. For me, hindi. Tapos pala guys, pag naglalagay ko yung foundation, make sure nalagyan nyo yung neck nyo. Sa ngayon, hindi ko na lang nilagyan kasi hindi naman ako aalis or lalabas ng bahay. So, ayun. Next is, pagka medyo dry na yung foundation and concealer, maglagay na kayo ng powder to mattify your face. Gagamitin ko itong LA Girl Pro Face HD Matte Press Powder in the shade Classic Ivory. So, ito, as you can see naman, obviously, na-hitpan ko na and maganda siya. Ayan, itong gagamitin ko yung LA Girl na powder brush. Lagyan nyo lang yung buong face nyo para ma-mattify nga yung nilagay nyo foundation. Para hindi siya malagkit pag naglagay pa kayo ng mga ibang product sa ibabaw ng foundation. One is, mag-bronzer ako. I have here this LA Girl Glow Palette. So, it comes with 2 blushes, 1 bronzer, and 1 highlighter. I think meron pa silang ibang variant nito, pero itong glow yung pinili ko. So, itong bronzer yung gagamitin ko. As you can see, na-hitpan ko na din. So, obviously, nagustuhan ko siya. I'll be using this sculpting brush from Real Techniques. Pag maglalagay kayo ng bronzer, make sure na pakunti-unti lang. Kasi buildable naman siya eh. Pangit yung isang biglaan na ilalagyan mo. Lagyan niya rin yung ilalim dito para yung katabaan ng face medyo mabawasan naman. And, so number 3 or letter E, ganun yung ginagawa ko. Po ng kapatid ko, pasensya na kayo. Ayan, pa number 3 lang. Tapos sa kabila, ganun din. Tapos sa nose? Pag ako nag-makeup, I ensure lagi na nilalagyan ko yung nose area. Para naman
medyo ma-emphasize naman yung bridge. So, next na gagawin mo is maglagay ka ng highlighting powder sa under eyes, tapos dito sa diyan, tsaka sa chin. Para brighten up lang lalo tignan or ma-highlight din yung mga yon, yung mga nilagyan mo. So, ang gagamitin ko, since wala akong LA Girl, this one na lang, yung Features and Shades in the shade Silk. Ito, actually, two-way cake to, pero ginagamit ko lang siya as highlighting powder or highlighter powder. So, gagamitin ko lang yung kabilang side na hindi ko ginamitan ng liquid ng product. Tapos, dito lang sa under eye, gagawa lang ako ng V. Sa kabila din. Tsaka dito, sa bridge ng nose. Tsaka here. Ba tawag dito? Forehead tawag ko yun. Tsaka sa chin. And here pala. Para mas ma-emphasize yung bronzer, diba? Or contour na ilalagay mo. Yan, pagtapos ka ng mag-highlight, maglagay ka na ng blush. So, gagamitin ko tong brush ko na to. Actually, pwede rin to pang foundation, pero para sa akin, kahit anong brush naman, kung mag-work naman niya, is foundation, brush, or blush, blush powder, or blush brush, okay lang, gagamitin ko pa din. So, gagamitin ko tong dalawa, pagko-combine ko lang. Tapos, dito lang sa kasi naglalagay din ako dito pagka gusto ko yung parang brown blush, yung mga ganong tawag. Pero sa ngayon, gusto ko dito lang sa gilid. Para hindi rin niya ma-emphasize yung pores ko. Tsaka konti sa chin. Since wala akong eyebrow product from LA Girl, gagamit na lang ako ng ibang product. And I'll use this Anastasia Beverly Hills na eyebrow pomade in the shade caramel. So, ang ginagawa ko pag nag-eyebrows ako, lagi ako sa edge, nagsa-start. Tapos, ititrace ko lang yung shape ng eyebrow ko. Tapos, i-fill in ko lang siya ng mga excess product dun sa brush mismo. Tapos blend mo lang using ito. Naglagay ka ng brow tint. Pwede rin namang hindi, pero ako sa ngayon gusto ko gumamit ng brow tint. Ang ginagawa ko, hindi ko directly nilalagay sa eyebrow ko yung product. Nilalagay ko siya using this eyebrow brush. Tapos pag na-blend mo na ng maayos, linisin mo yung edges. So I'll be using another product again. Kasi wala akong sanay kasi ako na pag nililinis, so ginagamit kong concealer yung nasa pot, hindi yung liquid. So, gagamit ako nitong angled brush. Tapos, nilinisin ko lang. For me, sandali siyang makuha yung shape na gusto mo. Tapos, i-blend mo lang siya. Using yung brush, or sa akin ngayon, ito yung gusto kong gamitin, yung beauty blender. Ako guys, mas preferred ko yung gumagamit ng brow tint para kung ano yung ginawa mong pag-brush doon sa mga hairs mo, sa eyebrow mo, hindi masistay lang siya doon. Ayan.
So, yan. Yung next na gagawin ko is magsaset na ako muna ng face before ako mag-apply ng eye makeup. So, ang gagamitin ko is this NYX Matte Finish na setting spray. Wala akong LA Girl, wala akong nabili. Ayan, patuyuin nyo lang yung setting spray. Huwag nyo guys patuyuin sa, ano ah, sa fan. Make sure na parang air dry lang siya. Mas maganda yung finish niya pag ganun. Pag medyo dry na siya, maglagay ka na ng highlighter. Ayan, as you can see, hindi pa siya ganun katuyo. Pero kasi pagka nag-highlighter ako, mas gusto ko yung medyo wet pa yung area na paglalagyan ko. So, I'll use this LA Girl Strobe Light Strobing Powder in the shade 50 Watt. I'll use this fan brush. Minsan, kamay lang din yung ginagamit ko. Pero pagka yung mga ganitong mga powder type ng highlighter, gusto ko yung brush para mas ma-blend lang maayos. Pero kung cream, okay lang kung hands. I mean, finger. So, yung bahala kung gano'ng karaming amount ng product yung gusto nyong ilagay. Cupid's bow. Tapos dito. Kabala. Maglagay pa lang muna ako nito. White na eyeliner from Fashion 21. Gusto ko lang siyang lagyan yung under eye ko para mas lumaki tignan yung mata. Tsaka mas parang glowing. Mga ganun. Ayan. Tapos, dun ako maglalagay ng mascara. I'll use this. This is my Holy Grail mascara. This is the Heroine Make Volume and Curl Mascara Advanced Film in the shade black. May brown din ito. And mas gusto ko yon kasi parang natural lang yung eyelashes ko pag brown yung ginagamit ko. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin ko. Sobrang gusto ko nitong mascara na to kasi napapa-enhance niya talaga yung eyelashes ko. Kahit na medyo pricey, matagal naman siyang maubos. So for me, worth the price naman siya. As in, napapaganyan niya talaga yung ano, ganun talaga. Napapaganyan niya yung ano ko, yung eyelashes ko pagka ito yung ginagamit ko. Tapos pala, I forgot, maglalagay din ako dito sa tear duct na highlighter. Ginagamit ko lang yung fingers ko. Mas gusto kong ginagamit yung finger pagka maglalagay ng highlighter dito. Diba? Parang mas maganda kasi pagka may highlighter dyan. The lipstick pala, since wala akong LA Girl na lipstick, gagamit na lang ako ng L'Oreal na infallible lipstick ba to? Basta lipstick from L'Oreal in the shade Black Cherry. Guys, ito yung nagawa kong look gamit yung LA Girl foundation and yung ibang products nila. And for me, okay na okay yung ibang products ng LA Girl, lalo na din tong highlighting strobing powder. I got this for 700, pero malaki kasi yung pan niya. Ilang beses ko na to nagamit, pero mukhang hindi pa rin siya nababawasan. So sa tingin ko, matagal-tagal ko pa tong magagamit. Kahit medyo pricey, magagamit ko naman na matagal, so okay na. So yun guys,
guys, dito ko na i-end yung video. I hope you like this look as much as I did. If you do, please hit the like button and leave a comment down below. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko sa susunod na araw. Ayun lang guys, thank you for watching this video. I hope to see you on my next one. Bye!